100,000 Pilipino nakakalat sa buong mundo. Matatagpuan sila sa mahigit 180 bansa sa 7 kontinente. Tinitiis nila ang lungkot na mahiwalay sa kanilang pamilya para makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Narito na ang programang magpapakita ng tunay na drama ng buhay ng ating mga kababayan sa ibang bansa at magbibigay na impormasyong makatutulong sa mga nais magtrabaho sa iba'yong dagat. Magandang gabi, ako ang inyong kapuso, Rhea Santos. Ako naman po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Makisaya, makiisa, silipin ang buhay ng mga Pinoy abroad. Hindi biro maging OFW. Sa pagkukumpleto pa lang ng mga requirement, extra challenge na. Ang POEA o Philippine Overseas Employment Agency, ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa pagpapadala ng mga Pinoy sa abroad. Sa mga patungong UK, 5 ang pangunahing requirement ng POEA. Una, ang employment contract. Pirmado dapat ito ng employer sa UK at ng Philippine Embassy doon. Ang mga kontrata ay pinag-aaralang mabuti ng POEA upang masiguro na mapupunta sa mabuting kamay ang mga OFW. Pangalawang requirement ang work permit visa. Nakukuha ito sa British Embassy. Nandito ako ngayon sa British Embassy na matatagpuan sa Ayala Avenue sa Makati. Naku mga kapuso, napaka-stricto dito. Sa katunayan, kami yung kauna-unahang TV crew na maswerteng pinayagan para makapag-shoot dito. Actually, hindi ko pwedeng kunan yung mga staff sa loob, maging yung loob ng embassy, bawal ho. Pero para sa mga kababayan natin na interesadong kumuha ng British visa, meron pong mahigit sa 10 klase ng British visa. Pero ang pinakakaraniwan dito ay yung visit visa at yung work visa. Alam niyo po, mag-ingat ho kayo dahil maraming reports na natatanggap ang British Embassy na nagkalat yung mga fixers. Ito ho yung papangakuan kayo na pagkakalooban nila kayo ng British visa sa halagang 300,000 to 500,000 pesos. Upang magkaroon ng work permit visa sa UK, kailangan magsumite ng visa application form, picture, kopya ng passport, diploma, at mga certificate of employment at visa fee na £36 o 3,780 pesos. Sunod na requirement ang passport na makukuha mula sa Department of Foreign Affairs at ang medical certificate mula sa kahit anong accredited na ospital ng POEA. Pagkumpleto ng 4 na dokumentong ito, isang seminar ang kailangan puntahan, ang PIDOS o Pre-Departure Orientation Seminar. Ito ang Pre-Departure Orientation Seminar, isa sa mga requirements ng POEA para sa mga kababayan natin magtatrabaho sa ibang bansa. Ngayon kasama ko yung ilan sa mga kababayan natin magtatrabaho sa mga bansa sa Europa, kasama na dyan yung mga Pilipinong papunta sa United Kingdom. Maraming tinatalakay sa PIDOS. Isa dito ang airport procedure o mga dapat gawin sa airport at mga bawal ipasok sa eroplano. Gaya ng mga bagay na pumuputok, sumasabog, umaapoy at matatalas. Bawal din ang mga halaman, pagkaing hilaw at nabubulok. Alam nyo din ba na hanggang 20 kilo lang ang pwedeng bigat ng bagahe ng mga papuntang Europe? Nalaman ko sa PIDOS yung mga dapat lang dalahin in going to abroad, yung mga hindi rin dapat. Ang very useful sa akin yung knowledge, yung information na binigay nila ng exemption ng mga fees like yung travel tax and yung mga terminal fee kapag OFW. Kasama din sa lecture ang mga importanteng impormasyon tungkol sa bansang pupuntahan. Ang kultura ng mga British ay pinag-usapan din. Pero syempre, di natapos ang seminar na di nalalaman ng mga kasama ko kung saan sila pwedeng tumakbo sakaling magkaroon ng problema sa UK. Sa Philippine Embassy po ng London. Kaya para sa mga kababayan nating nagbabalak magtrabaho sa United Kingdom, ang POEA ay matatagpuan sa Ortigas Avenue, corner EDSA, Mandaluyong City. Ang Department of Foreign Affairs naman po ay nasa Rojas Boulevard sa Pasay City. At ang British Embassy ay nasa LV Locsin Building, Ayala Avenue, Makati City. Good luck po sa paglalakad ng mga papeles. And good luck din sa trip mo, Ivan. May passport na ako, may visa, I'm all set.
Sa wakas, London, here I come. Mahaba ka mong biyahe yun. Inubuan ako ng balbas. Literal. Sa loob lang na aeroplano yan, ha? 15 oras. Hindi pa kasama yung transfers na 4 na oras. So ito pa lang, London Heathrow Airport. So lahat ng mga kababayan natin pupunta dito sa UK, dito sila lumalabag. Paglabas ko pala ng airport, nilasap ko agad ang kakaibang simoy at lamig ng London. Ang haling tapat, alauna ay medyo ng hapon, pero tingnan mo yung temperature dito, 16 degrees. Pero napakataas ng araw. Maganda dito sa London, napaka-unpredictable ng weather nila. Pwedeng maging napaka-init ng isang sandali, the next moment, umuulan na malakas. Jesse, magandang hapon si Ivan po. Mainit akong sinalubong ni Jess Dizon, ang driver na siyang maglilibot sa amin dito sa London. Kapampangan kayo? Eh? Yasa ka pang magkapampangan? Kapampangan. Si Jess, kababayang kapampangan. Hanggang dito sa London, nakahanap ako ng kabalin ko. Si Jess. Palibhasa, first time ko ito sa London, di na ako makapaghintay pa na maikot at masulyapan ang nagagandahang tanawin ng syudad. Kilala ang London bilang tahanan ng reyna ng Inglatera na si Queen Elizabeth. Ngayon, tahanan na rin ito na mahigit 100,000 Pilipino. Halika't sama-sama nating hangaan ang nagagandahang tanawin sa London at kilalanin ang ating mga kababayan dito. Ito ang Buckingham Palace, ang official residence ng royal family ng London. Meron daw 600 rooms dito sa palace na ito. Mula nang umupo sa trono si Queen Victoria noong 1837, naging official residence na ang Buckingham Palace ng royal family. Ibig sabihin daw niyan pag nakataas yung flag ng England, ng UK, eh nandyan daw yung Queen sa loob. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Baka tulong. Kamangha-mangha ang eleganteng istruktura ng palasyo, kaya di pinalalampas ng mga turistang ito'y mapuntahan at makuhanan ng litrato. Tao po, andyan po ba ang Reyna Elizabeth? Tao po. Wala, hanggang dito lang daw talaga tayo. Di kalayuan sa palasyo, napakasarap namang mamasyal sa park na ito. Merong apat na season dito sa England, winter, spring, summer at fall. Spring ngayon dito kaya tingnan mo, napakaganda ng mga puno. Ito yung mga tinatawag na Queen's Lifeguard. Kahit anong kiliti mo dyan, hindi yan gagalaw. Hello. How are you? Are you not supposed to speak? Ayaw talaga eh. Papicture na lang, pwede. Thank you. Dito sa Westminster Abbey, nagpakasal si Prince Charles at si Lady Diana at kamakailan, si Prince Charles at si Camilla Parker Bowles. Dito rin nagaganap ang mga koronasyon ng mga hari-treyna ng Inglaterra mula pa noong 10th century. Karamihan din sa mga naging hari at reyna ng Inglaterra ay inilibing dito. Ibinurol din dito sa Westminster Abbey ang mga labi ni Princess Diana. Sunod kong pinuntahan ang Westminster Bridge, isa sa pinakaabalang tulay dito sa London. Mula sa tulay, kitang-kita ang kagandahan ng Clock Tower na kilala sa tawag na Big Ben. Karugtong nito ang grandiosong Houses of Parliament ng England. Hindi ka nakapunta ng London kung hindi mo nakita ang Big Ben, kaya makikita mo naman siksikan dito dahil dinadayo talaga ito ng mga turista.
eksakto ang oras ng clock tower at tumutunog ang kampana sa bawat pagpalit ng oras. Sa kabilang banda naman, masusulyapan ang isa sa pinakamodernong istruktura ng London. Ito ang London Eye. Tinawag siyang London Eye kasi mula sa tuktok ng giant Ferris wheel na to, makikita mo na ang kabuuan ng London. Ito ang pinakamalaking Ferris wheel sa buong mundo. Kaya nitong magsakay ng 800 pasahero sa isang 30-minute ride. Mula sa tuktok ng London Eye, abot tanaw raw ang London hanggang 25 milya. Dito pa lang, busog na ang mata ko. Siyempre, may nasulyapan agad akong mga kababayan natin. Ilang days mo yung tour niya? 17. Sosyal. Malamig man ang klima, bentang-benta pa rin ang ice cream sa kalsada. Isang hotdog, isang ice cream, 4 pounds. Katumbas ng 400 pesos sa atin. Thank you. Parang tayo, hindi tayo kumakain ng ice cream pag ganito kalamig, eh, no? Masarap pa rin bala. Nga lang, sisipunin na. Kung gusto mo namang makakita ng napakaraming kalapati, ang Trafalgar Square ang dapat puntahan. Tanawin na rito ang mga turistang nagpapakain ng mga kalapati. Paborito ring lugar ang Trafalgar Square sa mga pagtatanghal tulad ng street dancing na ito. Morris dance ang tawag sa traditional folk dance na ito ng England. It's very old. Okay. It's been done for long as we know. Okay. There are records that go back to about the 15th century. Halos lahat ng kasapi sa sayaw ay matatanda. Sa pagmamorris dance, bukod daw sa may libangan na sila, ay nakakalikom pa sila ng pera mula sa mga manonood. That's great. Thank you very Thank much. You. Interesting. Thank you. Kung mahilig ka sa kotse tulad ko, nako heaven ang mga makikita mo mga kotse dito. Limousine, Mercedes, BM, Ferrari, Jaguar, nandito na lahat. Karaniwang mode of transport dito sa London, mga kotse. 75% ng mga tao dito may kotse. Pero kung wala, merong mga bus. Double deckers ang tawag nila dyan. May mga bago at meron ding luma. At merong mahahaba. Mamasyal tayo sa London. Siyempre, hindi ko palalampasin ang mag-ikot sakay ng double decker. Napakalamig ng hangin pero okay lang dahil saan ko man ibali ang aking mga mata, ang mga tanawin ay nakamamangha. Kakaibang kulay at buhay ang hatid ng mga gusali at istruktura ng London, lumaman o moderno. Kaya walang tigil ang pagdansa ng mga turista rito. Taon-taon, aabot sa humigit kumulang 28 milyong bisita ang dumarating dito. Ito na raw ang West End ng London, ang katumbas nito, Broadway ng New York. Nakilala na rin ang husay at galing ng mga kababayan natin dito sa teatro. Tulad ni Nalea Salonga at Monique Wilson na sumikat sa Miss Saigon. Susubukan ko naman ngayon ang mag-shopping. Forma din sa London. Dahil nasa teritoryo tayo ng mga Ingles, dapat lang na pamilyar tayo sa kanilang lingwahe. Ang mga British hindi nila tinatawag na pants ang pantalon. Tawag nila trousers. Bagay sana, kaya lang. 25 pounds, 2,500 pesos. Sige lang. Patingin-tingin, di naman nakabili. Ang
Hindi pwedeng mawala sa listahan ng mga bibisitahin ko ang Harrods, ang isa sa pinakapamosong department store sa buong mundo. Lahat na yata ng mga bagay nandito. Bagay sa akin. Pero sige lang. Soli. Magkano? 99 pounds. Sige lang. Next time. Ay, hanggang window shopping na lang talaga ako rito. Mabubutas ang bulsa ko sa sobrang mahal ng presyo. Ayoko na dito. Ito na ang typical London weather. Umuulan. Dahil napakalapit ng London sa Atlantic Ocean, pabago-bago ang temperatura rito. Four seasons, ika nga sa isang araw, ang mararanasan. Pinakamainit sa London sa mga buwan ng July at August, pinakamalamig naman sa mga buwan ng January at February. The best pumunta rito sa mga buwan ng May, June, September at October dahil bihirang pag-ulan. Ang oras ayon sa Big Ben, 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi. Maliwanag pa sa London. Kay sarap ng pakiramdam. Saan man ako pumunta, may kababayan akong nakikita at nakakakwentuhan. Mga CPAs dito sa London, say hi! Di kumpletong pamamasyal ko kung hindi ko masubukang bumiyahe sa tube, ang tawag sa underground system ng London. Ang London ang kauna-unahang syudad sa buong mundo na nakapagpatayo ng underground railway. Pagsakay ng mga underground tube ang pinakamabilis na paraan ng paggalaw dito sa London. Ang Tower of London ay isang matatag na simbolo ng mayamang kasaysayan ng England. Itinayo ito noong 10th century, naging palasyo, naging bilangguan at ngayon, dito itinatago ang crown jewel ng royal family. Malapit lang sa Tower of London ang isa sa pinakamagandang tulay sa buong mundo, ang Tower Bridge. 9 na taon ang ginugol na panahon bago natapos ang tulay noong 1894. Sa ang anggulo mang tignan, talagang nakakabighani ang grandiosong arkitektura at disenyo ng tulay. Alam niyo ba na ang pinakasikat na bridge dito sa London ay hindi ang London Bridge, kundi ito, ang Tower Bridge. Alas 9 na ng gabi, palubog pala ang araw dito sa London. Pagsapit ng gabi, lumilitaw ang napaka-eleganteng kulay at ganda ng tulay. Humihiwalay ang tulay sa gitna ng Twin Towers para bigyang daan ng pagtawid ng matataas na barko. Sulit na sulit ang pagod ko sa buong araw ng paglilibot. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan kong kaakit-akit na kagandahan at totoong mahika ng London. Mahalaga para sa isang overseas Filipino worker na alam niya ang kanyang karapatan bilang manggagawa sa ibang bansa. Dito sa London, ibabahagi sa atin ng ilan nating kababayan ang iba't ibang uri ng pang-aabuso at kung paano sila lumaban. Matatag ang pananalapi at patuloy ang pagyabong ng ekonomiya ng London. Ang 1 British pound ay halos katumbas na ng 2 US dollars. Isang katotohanang patuloy na umaakit sa marami nating kababayan na takasan ang kahirapan sa Pilipinas at maghanap dito ng mas magandang kapalaran. Ito ang embahada ng Pilipinas dito sa London, ang pangunahing ahensyang pinupuntahan ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa buong United Kingdom. Maayos ang pagtrato nila sa mga Pilipino rito. Kung i-compare mo kami sa ibang embassy, makikita mo sa ibang embassy, ang mga nagtatransact sa kanila, nakapila sa gate sa labas. Dito ang mga Pilipino, tuloy-tuloy sa loob hanggang sa reception. Nakausap namin ng ilang mga Pinoy. Wala raw silang pagsisisi dahil masaya ang buhay nila dito sa London. Because we have a freedom here. Yeah, and you walk wherever you go, it's more safe to walk. Even you got you got money in your bag, got jewelry, it's more safe to walk. You can go everywhere. Unlike sa US, hindi pwede kung wala kang kotse.
dito you can go everywhere kasi meron silang mga buses, trains. So, mas gusto ko dito. Mas gusto mo dito. Tsaka malaki ang palitan, di ba? Oo. Kahit mahirap ang trabaho, although pounds and equivalent, so, mayag na rin kami doon. Bayad ba yung lungkot namin? Oo. Sa muling pagkapanalo ni Tony Blair ng Labour Party bilang British Prime Minister, nagdiwang ang mga Pinoy. Pro-immigrants kasi ang plataforma ng Blair government. Kinakailangan pa nila, mas lalo na yung mga skilled na mga trabahador galing sa ibang bansa upang makatulong sa community at saka gobyerno nila na maumunlad. Tulad na lang sa estado ng mga regular nurse dito sa London, kumikita sila mula 16,000 pounds hanggang 18,000 pounds sa isang taon. Katumbas nito ay halos 1.6 million pesos na sa atin. Kumpara nga naman sa 108,000 pesos na taunang sweldo ng mga nurse sa Pilipinas, mas gugustuhin nilang dito na lang mamasukan. Kung sa nakalipas na 5 taon ay aabot lang sa 2,000 ang mga Pinoy nurse dito, ngayon ay mahigit 30,000 na sila. Para naman sa mga domestic helper, pinakamababa na ang 300 pounds na kita kada linggo. Kung masipag sila sa pagpa-part-time, aabot hanggang 500 pounds ang lingguhang kita nila. Katumbas nito ay mula 120 hanggang 150,000 pesos sa atin. Maganda rin ang programa ng gobyerno rito para sa mga nais maging British citizen. Kahit na ang kanilang services ay contractual, dumarating ang panahon na pwede naman silang mag-convert to become permanent resident and eventually become a citizen. At saka allowed na dali ang kanilang mga pamilya dito. At pag nandito na, pwede rin magtrabaho ang asawa, kung asawa ang kasama. At yung mga anak ay nakakapag-aral. Dito kasi it's easy to get your family. Kaya maganda talaga. The best ang London. Libre ang health services dito para sa lahat, residente ka man o migrant worker. Malaki ang tax system rito, kaya na ano nilang tawag nilang mapabigyan ng welfare system. Kaya kailangan na mag-recruit ng mga nurses at susunod pati doktor at dentista kailangan nilang mag-recruit dahil kukunti ang pumapasok sa kanilang population, umahaba ang buhay ng mga tao rito, kaya kailangan nila ng healthcare workers. Mandatory naman ang edukasyon dito sa England. Obligasyon ng gobyerno na pag-aralin ang mga bata rito. Kung saan ako nakatira, obligado yung primary school or secondary school na tanggapin yung anak ko dun sa eskwelahan na yon, no? Sa paaralan na yon. So hindi nila pwedeng tanggihan within the council or kung sa dun sa area ko na tinitirhan, hindi pwedeng mas zero ako. Dapat kung may pinili ako, 1 out of 3, kukunin dapat yung anak ko dun sa listahan ko. 18 taon nagtrabaho sa Middle East si Marilyn Senyo bilang nurse. Pero mas pinili niyang dito na mamalagi sa London. Mas maganda ang ano kasi sa London. Ang opportunity. Tulad lang. Madadala ko yung family ko. Kamukha din sa Saudi. Pero mas iba dito. Mapapag-aral ko sila dito. Mm-hmm. Continuously. Mm-hmm. Right? Saka maganda ang London. Sina Aling Minda at Aling Josefina ay mahigit 30 taon nang naninirahan dito sa London. Hindi na sila nababahala sa kanilang kinabukasan. Kasama rin sa benepisyo ng mga Pinoy rito sa England, ang pagtanggap nila ng pension. 350 per month. Mga 300 pounds a month. Ah, okay. Plus housing benefit. May diskwentong malaki sa renta. Oh. Ah. You don't have to pay the full rent any month. Yeah. Dati-dati cancel tax. Mm-hmm. Full cancel tax. Cancel tax is already pre-abolished sa aming mga pensionado na. Yung mga registered na workers, usually entitled rin sa housing. Katulad ng mga nurses natin, ang binabayaran niya na housing mas mababa kaysa sa karaniwang tao. No? Dahil preferred sector sila. Yung iba makakakuha ng bahay na ang binabayad din na siguro kalahati lang ng market rate. Bukod sa pension at libreng health benefits, malaki rin ang pagpapahalaga ng gobyerno sa senior citizens. Pagka umabot ka rito ng 60 years old, libre na rin yung pamasahe mo sa lahat ng ano, ng train, bus. Tsaka binibigyan ka ng allowance para sa gasolina. Ito ang freedom pass namin sa London. Mm. Without this, we cannot get free for bus or underground. Ang kagandahan ng pagtatrabaho at paninirahan sa London,
Di lang dahil sa magagandang benepisyong natatanggap, kundi pati na rin sa mga karapatang tinatamasa ng mga kababayan natin dito. Ang chance po ng bawat isa, pantay-pantay. Again, hindi kagaya po siguro way back home na walang chance, kunyari umangat, or kasi ito mas matanda o nakapag-aral to ng master's degree, no? Dito sa UK, hindi ho yan. Para sa kanila, pantay-pantay ko, bata ka or matanda ka, equal opportunity, and you should not be discriminated. Isa ang Center for Filipinos sa mga tahanang takbuhan ng mga Pilipinong inaabuso ng kanilang employers o amo. Bukas ito sa mga kababayan nating kakaramput lang ang alam tungkol sa kanilang mga karapatan at benepisyo. Binibigyan sila namin ng information tungkol sa mga batas dito. Kung kailangan ng tulong para makuha yung passport nila, tinutulungan din namin sila na makuha yung passports nila sa employers nila. Tinatawagan namin yung police kung na-withhold yung salaries nila or passports or may mga gamit na nandun pa sa employers nila. Tulad na lang ni Aling Estrella, isang domestic helper. Biktima siya ng pagmamalupit ng kanyang amo. Nilagay ako nila doon sa bahay mag-isa. Okay. Sarado yung bahay. Wala naman pagkain na binigay. Mapalad na nakatakas si Aling Estrella at sa tulong ng isang Pilipino, dinala na siya dito sa center. Ang Center for Filipinos na rin ang tumulong upang makahanap ng bago at mapagkakatiwala ang employer si Aling Estrella. Tungkol sa naghahanap ako ng trabaho ko, tinulungan nila ako dito. Opo. Pagkatapos, nakapagtrabaho na ako ngayon sa tulong ng Center ng Pilipino. O, iba pala yung bonus action sa harap na water. Diyos ko, yung dila ko na mamilipit, no? Kasi ang hirap mag-aral. Masaya, magulo, maingay. You know what I mean. Pero dito, you know what I mean. Karaniwan na ang ganitong eksena sa center. Itinuturing na kasi itong second home na mga pumupunta rito. Alam mo bang nasusunog na yung aking sinaing dahil sa homework na ito? Diyos ko! I go to work every day. Halos lahat ng estudyante rito ay mga domestic helper. Walang ibang hangad kundi matutunan ng British accent at English grammar. Wow! Nung bago ako dito, hindi ko maintindihan yung ibang English nila dito. Kaya ngayon, marunong na ako. And I'm really planning to go to the university someday to take a degree course so I can work outside, not only in housekeeper or nannies. So I'm trying very hard to learn English. Kahit pensyonada na si Amelia dito sa London, tuloy pa rin siya sa pag-aaral upang matuto. It's very interesting to learn more about my proper English, and whenever I'm not busy all the time, so I love to join the classes. Kasama rin ang computer class sa programa ng Center for Filipinos. Oh, talagang malaking bagay para sa akin, especially na oras ito ng Linggo. I feel relaxed and I learn so many things. Mahigpit ang pagpapatupad ng employment o labor laws dito sa England, kaya nararapat lang na ipaalam agad sa tamang ahensya tulad ng embahada oras na may nabiktima ng pang-aabuso. The first step should be made by our Filipino worker. Ang hinihingi ko, ang panawagan ko po sa ating mga kababayan ay i-document po nila at ilapit sa atin. Kahit na gano'ng kalayo, all they have to do is to write us. Pag hindi sinunod yung nilalaman ng kontrata, pwedeng ireklamo yung employer. At for certain instances, papayagan kang makapaglipat at makahanap ng trabaho. Hinihikayat din ng mga Pilipino rito na sumapi sa mga union. Malaki raw ang tulong at impluwensya ng mga union sa mga usapin ng karapatang pantao. So if you are a member of a union or may mga NGOs na existing dun sa areyang locality na yan, tutulungan silang i-document tapos ipapasa sa amin para kami pwede namin ipasuspinde, ipa-imbestiga yung mga abusive employers. At kung sa kasamaang palad naman ay nasangkot sa krimen ang isang kababayan natin, pananagutan ng gobyerno na bigyan siya ng libreng abogado. At ang kina-charge ni Mr. X na abogado is market rate, pero ang sinisingil niya yung gobyerno.
hindi yung akusado. So, may access dyan ang mga kababayan natin kung makakasuhan sila. Saan mang bansa o sulok ng mundo, ang pananamantala at pang-aabuso ay realidad na ng buhay. Pero ito'y may iwasan kapag alam natin ang ating mga karapatan, kung paano ito'y paglalaban, at kung anong ahensya ang malalapitan sa oras ng kagipitan. Kung sakaling umabot na kayo sa London, may doubt pa kayo, or hindi pa sumangguni kayo sa embassy, tutulungan namin kayo. Ilalapit namin kayo sa tamang abogado or mag-aabiso sa inyo. Paano para bang kausapin yung employer na itama yung kontrata. Hinding-hindi malilimutan ni Evelyn Castor ang nangyari sa kanya sa isang nursing home. Nakasaad sa kontrata niya na magtatrabaho siya bilang qualified nurse, pero bumagsak siya sa pagiging alila. Pagdating mo dito, pinagmamap kami ng slosis nila. Yung slosis nila, kung tawagin dito, yung nandoon nakalagay yung mga urinals nila, lumabas na alipin o utos-utusan ka na lang, ganito gawin mo, ganyan. Ang masaklap pa, pinatira siya sa caravan, isang tulugan na malaking container van, masikip at walang heating facilities. Kumbaga kasi nilalakasan ko na lang yung loob ko ng time na yun. Kumbaga, pati yung sa mga kasamahan namin, nagbibigay support na lang kami sa bawat isa para ba, kumbaga, hindi namin maano sa sarili namin na inaapi-api kami rito. Ginawa ni Evelyn ang lahat upang matuldukan ang pagdurusa niya sa kalupitan ng ilan sa nursing home. Langit ang pakiramdam ni Evelyn ng swerte siyang makatakas at makatagpo ng panibagong employer. Sabi nga nung mga Pilipino na nadatnan ko dun sa Cambridge, sabi nila, talagang Christmas sa'yo to ni Lord dahil nakalayas ka na doon. Huwag mo na isipin doon, magpakasaya ka rito sa amin, sabi nila ganyan. Total, may bagong trabaho ka na. Alright. So don't call me a liar. Don't call me a liar. No, I'm not calling you. Mahirap man ang trabaho, maligaya si Evelyn sa piling ng inaalaga ang matatanda. Bukod sa nagagawa niyang trabaho ng isang nurse, malaki pa ang kanyang sweldo. Ang kinikita ko doon sa dati kong employer, as in one half lang sa kinikita ko rito sa bago kong employer. Masaya ka ba dito sa bago kong employer? Masaya ako dito sa bago kong employer kasi as in bayad talaga ako bilang qualified nurse ng UK. And then, napaka-supportive pa nung manager namin. Sa loob ng kanyang opisina dito sa Hammersmith Hospital, larawan si Julie ng isang matagumpay na Pinoy sa abroad. At present, yes, I am the only Filipina that I know of in this trust. So, talagang ipatunay mo sa kanila na you can do that job. You have to maybe study harder or get more courses to prove yourself. Even though you've attained that, you still have to prove yourself nga. This is our Auntie Rose. Hello. This is our Filipino Channel Network in the Philippines. Hello, Philippines. Sa humigit-kumulang tatlong dekadang pagtatrabaho ni Julie rito, halos kilala na siya ng lahat ng mga doktor, nurse, at maging mga tagalinis ng ospital. Hello. And this is Francia, one of our lovely staff nurses here again in B1. Oh, Julie, she is a nice and lovely lady to us. She works as a team with us. Whatever we ask Julie for, she is willing to assist us. Again. Okay. All right. I don't know whether... Sa aming pag-iikot, kapansin-pansin ang paghanga at pagrespeto ng mga katrabaho ni Julie sa kanya. Julie is absolutely fantastic. I hadn't realized she was here 29 years until earlier in the week. So still don't know why she's 45. She runs the place. She's been a role model for all the other Filipinos who have arrived. And she acts as a very young mother to the younger staff in here. Fantastic. Thank you very much, Kevin. Wow, urgent sample. Isa si Julie sa kauna-unahang Pinoy na nurse dito sa London. Taong 1975 na mabigyan siya ng student visa at magpasya siyang mag-aral ng nursing.
That was 29 years ago, yes. Nag-start ako sa accident and emergency, and I loved it too much, so I stayed there for nearly 20 years. Ngunit hindi naging madali ang lahat para kay Julie bago siya naging isang registered nurse. Upang masustentuhan ang kanyang pag-aaral, kinailangan niyang mamasukan bilang tagalinis. Yung mga odd jobs na pinasukan ko, andyan na naglilinis ng bahay, sa mga hotel, sinasama ako ng mga na-meet ko ng mga Pilipina, as a cashier, ganyan. Hello, at bilang nag-iisang Pinoy nurse sa ospital noong mga panahong yon, malimit siyang binabagabag ng kalungkutan. It was quite lonely na ako lang ang Pilipina, lalong-lalo sa department natin. Mayroon sigurong isa, as I recall, sa a different specialty naman siya. Pero hindi malungkot dahil wala kang kasalos pagka may problema sa ward na ganyan. Dumaan din daw siya sa butas ng karayom bago niya lubusang naintindihan ang lingwahe ng mga Ingles. For example, sasabihin na sa akin, Julie, go and get a torch. Tapos sasabihin ko sa akin, torch, saan ako kukuha ng, saan ko sisindihan yung torch na yon? Napakadelikado naman. Yung pala, they want me to get a flashlight. Yung flashlight ang alam natin, yung mga words na ganyan. Nang buksan ng United Kingdom ang kanilang pintuan sa Pinoy nurses, 5 taon na ang nakararaan. Marami sa kanilang nagulat na may isang Pinoy na may mataas na katungkulan sa ospital. They're supportive talaga si Ate Julie. When we started, talagang adjustment. Pero we were so happy, especially me when I started. I was on night. The first time, I can't really forget. The first night na nag-duty ako. Tapos nagulat ako, I was surprised na meron palang matagal na Pilipina rito na head ng department saka supportive sa mga nurses. Saludo ang British doctors sa galing at sipag ng Filipino staff nurses dito sa Hammersmith Hospital. They're the best nurses here. We're blessed with the amount of Filipino nurses. They're all very, very competent. Ayon sa ating labor attaché sa UK, dapat daw pasalamatan ng mga Pinoy nurse ngayon sa London ang mga tulad ni Julie. Dahil sila ang naging magandang ehemplo. Because of what they had done, nung nagkaroon ng shortage po, nung again as mentioned by the ambassador and the consul general in the late 90s, nakita ng gobyerno ng UK na nakakuha pala tayo ng ilang nurses 30 years ago and that we might be able to tap again yung serbisyo ng mga nurses na to para makapag-fill in dun sa shortage. At gayon, pumasok naman tayo sa Charing Cross Hospital namin. Okay? Pagkatapos sa Hammersmith Hospital, dinala kami ni Julie dito sa Charing Cross Hospital. Humigit kumulang 600 Pinoy nurse ang nagtatrabaho rito. Maraming Pinoy nurse ang nahumali na dito sa United Kingdom magtrabaho, di lang dahil sa malaking kita, kundi dahil rin sa magandang pamamalakad sa mga ospital dito. As a registered nurse dito sa UK, sisipayan ng 16,000 per annum. Ngayon, as you go higher to certain grades, then you will have to be compensated to 18,000, 20,000. Pero pag dyan sa regular nurse ka na, no, ng 16,000 pounds, wala pa ho yung overtime. We work so hard and we don't complain really. Ang UK lang ang bansang nagbibigay ng 7 weeks vacation leave with pay sa nurses sa buong mundo. Dahilan kung bakit nakakawi sa Pinas ng at least once a year ang kababayan nating nurses sa UK. Maliban sa humigit kumulang 2,000 pounds o 200,000 pesos na kinikita ng average nurse sa isang buwan, meron pa silang dagdag na 20% allowance dahil sa high cost of living ng siyudad ng London. Dagdag 400 pounds o 40,000 pesos din yon sa sweldo. 300 pounds o 30,000 pesos naman kada buwan ang binabawas para sa tax. Pero libre naman ang lahat ng kanilang hospitalization. Maaari rin sila maging isang permanent resident ng London makalipas ang 4 na taong pagtatrabaho. Hindi lang masaya si Julie sa pagdami ng mga kapwa niya Pinoy sa ospital. Proud na proud din siya sa kalidad ng trabaho ng ating mga kababayan dito sa London. We're so hardworking. At saka kahit minsan hindi mo trabaho, ginagawa mo,
alang-alang sa gusto mo rin matulungan yung kapwa mo. At saka hindi lang natin ginagawa yan sa ating kapwa Pilipino, kundi sa ibang mga kasamahan din natin sa trabaho. Dahil sa sipag at galing na ipinakita ni Ralph sa kanyang trabaho, agad siyang na-promote sa posisyong Senior Clinical Nurse. He is a step, one step up to becoming a duty manager. And with him, he is so talented that it only took him, he's only been here maybe nearly 5 years. Could you just imagine that? Sina Julie at Ralph ay patunay lang na dito sa London, hindi balakid ang pagiging kayumanggiang kulay para umasenso sa buhay. Pinuntahan din namin si Julie sa kanyang bahay. Naabutan namin sila ng kanyang mister sa kusina. Kung sino ang unang dumating ng bahay, yun lang ang mga, yun, silang mga magliligpit o maghahanda ng hapunan. Ganyan ang buhay dito sa abroad. Maya-maya pa, ibinunyag na ni Julie ang kanyang napipintong pagretiro matapos ang 30 taong serbisyo. And I intend to go home next year for good. I will go. I want to retire. It's my 30th year, so hopefully, if they'll grant me an early retirement, I'd go to have a longer period of rest. Katunayan, nakaimpake na ang karamihan sa kanilang gamit para sa nalalapit nilang pag-uwi sa Pinas. Dahil dito, malimit tumatawag si Julie sa kanyang mga kamag-anak sa Pangasinan. Oh, hello. Kumusta na? Kumusta na? Mabuti. Pasok mo ako, ha? Magsakong for the aged, ha? Sa bait ni Julie, hindi nakapagtatakang mahal siya ng buong angkan. He's very, very generous. Kami rin. Pag minsan sinasabi ko, uy, Julie, yung bag ko, ha? Ganito, ganito. Sabi ko, alam naman niya na I could afford it. But she gave something to me when she... Right. Marami siyang napag-aral dito sa amin, mga kamag-anak niya, and siguro mga 5. Siyang nagpa-aral sa 3 anak. Malaki ang bahay ni Julie sa Rosario, Pangasinan. Dugo at pawis daw ang kanyang puhunan dito. Alam mo, ang bahay na ito na nandito tayo ngayon was built purely out of her... work. Sa loob, nadatan namin si Mirasol, katiwala ng bahay, at mga tiyo, tiya, pinsan at pamangkin. Bilin daw kasi kay Mirasol, basta may bisita sa bahay, kahit wala sina Julie, ituring silang VIP. Itong bahay na ito, isang maliit na dampa lang ito noon. At sa silong, dalawa kami naglalaro until the time na nagkasakit yung father niya. Nasabi niya sa father niya, "Don't worry, I will be successful in the future." Sa katabing bayan ng Rosario, may lote din si Julie. Mango farm ang ginawa niya sa 8 ektaryang lupang ito. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tunghayang muli ang tunay na drama ng buhay. At mahalagang impormasyong kaugnay ng pagtatrabaho sa ibang bansa. At mula naman sa London, England, ako po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Kasama nyo naman dito sa Pilipinas, ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa bawat Pinoy abroad, mabuhay ka!